health and travel at serbisyo publiko. Serbisyo publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and travel at serbisyo publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Changhao ko sa aki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242, ang hintila ng serbisyo publiko, at sa mga sumusubaybay sa ating social media account at sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anumang oras kayo dyan sa iyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muli pagiging bahagi ng ating masayang programang dito sa Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay April 18, 2024, araw ng Huwebes. Epektibong nitong March 30, 2024 ay hanggang 1.4 milyong pesos na ang paketeng maaaring mapakinabangan sa ilalim ng PhilHealth Z benefits para sa mga kaso ng breast cancer, o pagtaas ng 1,400% mula sa dating 100,000 pesos lamang. Ayon sa datos, hindi bababa sa 28,000 ang bilang ng mga kababaihan na tinamaan ng breast cancer at nasa halos 10,000 na ang namamatay. Ang breast cancer ang siyang nangungunang cancer na tumatama sa isang Pilipina. Actually, hindi lang po sa Pilipina, pati po sa Pilipino. Ang breast cancer po, hindi lang po sa babae, meron din po sa kalalakihan. Pero mas maliit ang percentage. Kaya pag-uusapan natin ngayong umaga, at makakasama natin muli si Mr. Raymond Acoba, Head of Public Affairs Unit of PhilHealth NCR. Magandang umaga, Sir Raymond! Yes, magandang umaga po, Dr. Hilda Ong, at magandang umaga rin po sa lahat po ng tagapakinig po nating ngayong araw na po dito sa inyong programa po. Yes po. At syempre ngayong umaga, pag-usapan natin, ito yung pinakamaraming akong natatanggap, humingi ng tulong, itong cancer na to, which is the breast cancer. Kaya sabi ko, itong breast cancer, hindi lang po sa kababaihan, meron din pong sa lalaki din po. So, sa pagtaas ng PhilHealth sa case rate para sa breast cancer, ano naging pasiyan ninyo sa naging desisyon na napaganda at na ito'y napataas ng from 100,000 to 1.4 million? Yes, Dr. Hilda, kasi nakita rin naman po at pinag-aaralan naman po talaga ng ating Benefit Development and Research Department na nakitang maliit po yung benepisyo na pakete para po sa breast cancer under the Z benefit package, kasi nasa 100,000. Kaya there was a need na kailangan po ma-increase po yung benefit natin dito sa breast cancer po. Yun po yung ating basehan, kaya po naitaas. At pangalawa, Dr. Hilda, hindi lang naman po breast cancer ang itinaas din natin, kasi para sa inyong kaalaman, last February, it was the 29th anniversary po, no, of PhilHealth. So, ang sabi po kasi ng management po namin to our board na kailangan po damang-dama yung benepisyo ng ating mga members. Kaya not only breast cancer, but we also increase our benefit packages, no, up to sa mga selected case rates, up to 30%. And nag-increase rin po tayo, no, ng other benefits. If you may allow me, Dr. Hilda, opo, kasi tulad po, nung last year pa lang, yung pneumonia high risk po natin, in-increase po natin. From 32,000, we have increased it to 90,100. So that's 181% increase. It took effect nung December of 2023. Ganun din po yung acute ischemic stroke, from 28,000, it increased to 72,000, so that's 157% increase. Acute hemorrhagic stroke, 38,000, umabot ng 80,000 ngayon, so that's a 110% increase. And yung hemodialysis naman po, instead na in-increase natin yung benefit package, ang in-increase po natin yung number of sessions.
So from 90 sessions, ginawa na nating 156 sessions. So that's 3 times a week for the whole year. And yan po yung mga na-increase benefit packages natin. At maliban po doon, tulad ng sinabi ko, noong February 14, 2024, naglabas po tayo ng PhilHealth Circular No. 1, 2024, which adopts a 30% inflation adjustment factor for selected existing case rates. So, ang ilan po doon, tulad po ng dengue fever, from 10,000 naging 13,000. Yung pneumonia naman po na moderate risk, hindi po high risk. Ha? It's 15,000 to 19,500. Yung hypertensive emergency from 9,000 naging 11,700. Yung acute gastroenteritis from 6,000 naging 7,800. Asthma from 9,000 naging 11,700. And typhoid fever from 10,000 to 13,000. And yung po, ano, tulad din yung sa surgical procedures, yung cesarean from 19,000 naging 24,700. Appendectomy from 24,000 naging 31,200, and DNC from 11,000 naging 14,300, hysterectomy from 33,300 naging 39,390. So yan po yung mga increase ng benefits po natin for this year po, para po madama po ng ating mga members at mga dependents yung benepisyo po ng PhilHealth. At meron ka nakalimutan, yung sa katarata. Yun. Actually, ini-expect ko na tanungin mo sa akin yung Doc Hilda. Yung sa cataract procedure, hindi po siya napili na mag-increase ng 30%. Kasi ayon sa pag-aaral po, tinanong ko rin po ito, the 16,000 pesos per eye is more than enough pa po to cover yung cataract surgical procedure po. Ah, so hindi ba natuloy yung from 16,000 to 22,000? Hindi po, hindi po. Yung cataract extraction, hindi siya kasama sa 30% increase rate po. Ah, eh dito sa ano, kasi marami ngayon natatakot na, o mga sintomas, na yung parang yung para maagahan na yung colon cancer. So, how much na po ang na pwede makuha kapag sila ay magpapakolonoscopy o kaya magpapa-endoscopy? Yung sa colon cancer po, under the type C benefits, it remains the same, no? If you will allow me po, check muna po natin, ano, yung sa colon cancer para masigurado natin sa type C benefits, no? So, dun po sa... Okay. Nasa ano pa rin po, no? From 150,000, ranging yung colon cancer, 150,000 to 300,000 pa rin po. Ayun sa mga gusto, kasi yung mga dadaan sa procedure na magpa-endoscopy, magkano po ang pwede nila ma-deduct sa PhilHealth nila para makabawas doon sa gastusin nila? Yung endoscopy po, kasi kasama na po siya sa package rate kung which case po siya pumasok. Opo. So, halimbawa, yun nga po, yung sa colon cancer, pasok na rin po siya doon sa package rate ng 150 to 300K. Depende po. Opo, opo. At tapos sa dito naman, dito sa pag-usapan natin tungkol sa breast cancer, lahat po opo ba ng stages ng breast cancer ay sakop po ng pakete? Paano itong paano ninyong itong kailan ba? Bago pa lang? Kumbaga sa ano, wala pang ginagawa ang doktor, yung may kinakapa na may bukol, dapat doon pala kailangan mapa-accredit muna sa kanilang doktor under dito sa Z-Benefits? Okay. Ang sakop po natin sa breast cancer is stage 0 to stage 3A po. Oo. Opo. So, unang-una, meron kasi tayong mga conditions, no, under the Z benefits because the Z benefits is an extraordinary na benefits po natin. It's not part of the regular case rates po natin. So sa Z benefits po, unang-una dapat po ma-confine kayo or ma-hospitalize kayo sa isang PhilHealth contracted hospitals na may agreement, no, between na makapwede silang
maka-accommodate ng Z benefit packages po natin. So uh-huh. You might be wondering bakit not all accredited hospitals of PhilHealth can offer the Z benefits, because unang-una tinitingnan natin yung capacity or yung kakayahan ng hospital to perform the surgical procedures under the Z benefit package. Halimbawa uh-huh. po, yung coronary artery bypass graft surgery, ang isang ospital na nakita natin na kasama sa Z-Benefit package po or contracted hospital ng PhilHealth sa Z-Benefits, yung Philippine Heart Center. And recently, yung Cardinal Santos Medical Santos. Center, kasama rin po ngayon yung E. De Los Santos po Medical Center. So those are the contracted hospitals of PhilHealth under the Z-Benefits, because not all hospitals naman po ay kaya gawin yung coronary artery bypass graft surgery. Kaya ganun din po kasi, no, before sila maging contracted hospitals sa Z-Benefits, chine-check natin yung mga doctors, no, yung capacity ng mga doctors, yung capacity ng operating room complex nila bago sila ma-accredit bilang isang Z-Benefit package. And here sa National Capital Region, we have 11 hospitals that are Z-Benefit packages hospital na po. And more or less, nasa 28 na po nationwide. Ito po sa para sa CABG. Sa Z-Benefits po. Z-Benefits. Sa Z-Benefits for cardiovascular. Eh, dito opo. Naman sa Z-Benefits for breast cancer, so far, meron lang sa, base doon sa press conference, ang meron lang po is Avenue Medical Center and Philippine PGH General Hospital, Philippine General Hospital. Ngayon, at ako nang mismo ang nakikipag-usap sa mga private hospital. Sabi ko sa Cardinal Santos, kanila medical director na si Dr. Antonio Sai, Dr. Sai, magpa-credit na po kayo dito sa Z-Benefit for breast cancer para mas marami kayong matulungan. Actually, sabi daw, ma'am, meron na po pumunta dito sa amin, nag-inspection na po. So, hopefully, mas marami tayong mga private hospital na mapa-accredit para dito sa Z-Benefits for breast cancer. Pero based to sa press conference, ang pagkakaintindi ko, kapag yung breast cancer patients, nag-start na sila sabi natin, na-operahan na. Tapos scheduled for chemo. So, hindi sila qualified na dito sa Z-Benefits. Dapat mag-start sila from the very start. Tama po ba yun? Okay, ganito po yan, Dr. Ma'am, no, Doc Ong. Unang-una, magkakaroon po kasi ng assessment. Opo. Assessment, check kung talagang kailangan po, no, na halimbawa, yung coronary artery bypass graft surgery, no, kung kailangan talaga i-perform this particular surgical procedure, yung CABG, sa isang pasyente. So, ang mag-a-assess po niyan would be the hospital na may Z-benefit. Okay? So, once na na-assess na po, interview po yung patient, that assessment form will be submitted to PhilHealth along with the pre-authorization form. Yung pre-authorization, parang ito po yung humihingi, nagpapaalam po sa PhilHealth na kailangan pasok sa Z-Benefit package ng isang pasyente at kailangan po mag-operahan agad-agad. At binibigyan po, yung turnaround time po natin is 3 working days to approve that pre-authorization form. But do not worry, dito sa NCR, prioritize po natin yung mga pre-authorization form because of the urgency, you know. So usually, within 1 working day, na-approve na po natin yan sa PhilHealth. Tapos once na na-approve na yan, yung pre-authorization form, it will be sent back to the hospital, the contracted hospital. Then, pwede na po rin schedule for the surgical, particular surgical procedure, yung patient po. Opo. Ang gumagawa po ng assessment at yung pre-authorization is the contracted hospital po. Kasi pero Sir Raymond, pero kung since nag-umpisa na sila, tapos late din ang pa-accredit yung sabi natin doon sa private hospital, so hindi na sila sakop doon sa Z-Benefits. Kasi nasa halfway na sila.
Oo po. Kasi dapat at the very start pa lang po yung sa benefit package po. Mm-hmm. Tapos sa kanina, napag-ikaw nyo sa Raymond, sa marami pong tinaas na mga benepisyo ang PhilHealth, kapag ka, let's say, nag-undergo siya sa CABG, tapos nakaroon pa siya ng after sex, several months, nakaroon na naman siya ng problema, ng pneumonia, eto po ba ay ma-avail pa rin po ng isang pasyente? Okay, so ibang case na po ito, no? Tapos napunta siya sa ibang hospital, let us say, no? Yes. Pag pneumonia po, that's a different case. Makaka-avail naman po siya. Eh, pero kung sabi natin same case, na related pa rin sa heart, at okay, siya na-admit ulit sa hospital. Ang mananaig po yung pinakamataas. So, yung pinakamataas sa case rate. So, halimbawa, heart, kasi cabbage nga po siya. Yung cabbage po, ang will prevail. Yung po yung ibabawas. Yan ang maano natin. Kasi meron na, no? Meron isa, ang kanyang father po niya, medyo all age na. So, complicated ang mga kaso niya. Mm-hmm. Tapos sabi niya, ano kaya pwedeng i-avail? Kasi noong una, pag-detect sa kanya, may COVID. Tapos sabi niya, ano ba to? Dapat ba COVID po ba ang i-avail ko? Pero sabi ko, noong umpisa nag-COVID, pero after 2 days, nag-negative. So sabi ko, wala naman siyang sintomas, wala naman siyang tama sa baga. So sabi ko, check mo naman kung ano pa ang kanyang iba pang sakit na may mataas ang gastos ninyo. Which is, sabi, nakita ko, sabi daw, na-stroke daw father niya. So sabi ko, baka pwede kayong pumasok naman dito sa zip, dito naman sa case rate na sa puso. Kaya tanuin mo sa inyong doktor, attending doktor, kung ano po ba dito sa mga complicated case ng father po ninyo na pinakamataas na pwede ma-avail sa case rate ng PhilHealth. Tama po ba ang advice ko, Sir Raymond? Okay. Pag regular case rates po tayo, no, or all case rates, hindi po Z benefit. Pwede kasing dalawa. Halimbawa, dalawa yung case, no? Yung unang, yung primary po, so yung po muna yung ibabawas na case rate. Tapos kung meron pong secondary case, 50% na lang po makukuha niya dun sa secondary case po. So ganun po ang pagbawas po ng PhilHealth benefits po. So pwedeng sabay, pero yung second case po, 50% lang po of the package rate po. Mm-hmm. Itong ano, yung pag-avail na ano, sa mga Z benefits, dapat po ba ang hospital ay level 3 hospital? Yes, yes. Kailangan na level 3 hospital. Kung makikita niyo po yung mga list of hospitals natin, mga level 3 hospitals po sila. Ang kasi depende nga po to sa capacity ng ating ng hospital. Although meron naman pong other hospitals na kahit level 2, pumasok rin naman po siya sa Z-Benefits tulad po sa Medical City Clark po. Although level 2 hospital siya, siya po ay isang Z-Benefit package or contracted hospital for coronary artery bypass graft surgery po. Pero kapag kaganyan sa pag sa Z-Benefits, pag ang doktor niya, hindi kasama doon sa accredited, doon sa sabi natin sa CABG. So, kailangan ang doktor na pipiliin niya, yung po sino yung kasama doon sa package ng doktor na ma-accredited doktor doon sa loob ng hospital niya. Kailangan po accredited talaga. That's one of the requirements po. No? First, the doctor must be a PhilHealth accredited professional po. No? Healthcare professional. Importante po yan. That's why we are encouraging all doctors, no, para makaavail ng PhilHealth benefits yung mga patients. And of course, para makakuha rin sila ng professional fee po nila na dapat magpa-accredit po sila. At meron po dito isang katanungan sa Raymond. Sabi daw niya, nag-ano daw siya, parang pina-early retirement po siya, pero wala pa daw siyang 60 years old. So, sabi daw niya, kailangan po ba niya ipagpatuloy pa rin po niya paghulog
sa PhilHealth hanggang ma-reach niya ang 60 years old. Okay. In that case po, ang mangyayari, so wala pa siyang 60. So non-uniform personnel naman po siya, no? Kasi non-uniform. Okay, pag non-uniform personnel at pina-retire siya, early retirement before 60, she has to wait until the age of 60 years old para maka-avail na or para maka-entitled siya dun sa 60 sa senior citizen sa program po ng PhilHealth. In the meantime, na halimbawa 57 years old siya. So for 57 until 59 dapat naghuhulog pa siya ng kanyang PhilHealth premium contribution as a self-earning individual. So kailangan ano, kasi actually dalawa, isa 40 plus lang eh, isa 50 plus. Kaya dapat po Sir Raymond, dapat palitan niya muna ba ang kanyang status sa PhilHealth, yung sa MDR copy niya, from employed to self-employed. Tama po ba yun? Yes, we have to update no yung kanyang member data record and amend yung kanyang program category. So from formal economy or self-employed, from employed pala sector, shift siya ngayon as a self-employed or individually paying member po. And then, dati-rate, pataas ang kanyang, kasi di ba, ang base of percentage ang PhilHealth, like this year is 5%. 5% yung salary niya. So ngayon, wala na siyang trabaho, doon siya, ang rate ng babayaran niya is 500 pesos na. Yes, because of the yung lowest na monthly income yung pipiliin niya. So that's 10,000 pesos. So 5% of 10K, that is 500 pesos po. At kanyang, so March siya, ang last employee, kung ba hanggang March siya employed. So pwede na siya magbayad ng from April to December, isang baksakan na. Pwede rin po. Opo, mas maganda yan para minsanin na lang. Opo. And then ito po ba dapat po ba pupunta siya sa Leo? O pwede, kasi sabi daw, ngayon daw pwede daw mag-GCash. Ano ang mode of payment para hindi siya mahirapan? In that case po, I would suggest kasi mag-a-amend pa siya ng member data record, right? Mag-a-update din siya ng MDR to inform PhilHealth na hindi na siya employed, lilipat siya. I would recommend na pumunta na lang po siya sa isang PhilHealth local health insurance office. Or pwede rin siya pumunta sa mga PhilHealth Express office located sa mga super malls po within kung sa NCR po. And meron naman po tayong mga bayad centers. Pwede rin po siya magbayad sa mga bayad centers po natin para nasa loob lang siya ng mall, magagawa niya po lahat yun. So yan po, kasi yan ang kasabi ko, ang alam ko, hindi ka makakapagbayad kapag hindi pa niya na-change yung category from employed to self-employed. To self-employed. Tama po. And then, and the second, ang PhilHealth po ba, nung kasi ito another case to, 40 plus lang to, na pina-retard siya. Ngayon, pina-check niya, nakita daw niya, yung for the past years, marami daw siyang mga butas-butas. Meron siyang buwan na hindi hinulugan. Tapos, wala na siyang trabaho ngayon. Ngayon, magiging self-employed siya. Hahabuli pa ng PhilHealth? Kasi, di ba, 2019 November, start na. Kapag hindi ka nagbayad, huhulugan doon yung mga hindi mo nahulugan. Pero sa case nitong empleyado, noong time nung employee siya, kinakalkasan siya ng sahod, tapos meron mga maraming buwan na hindi hinulugan, ngayon, siya na mahuhulog. Ito po ba, sisitahin po ba siya ng PhilHealth? Oy! Kailangan mo bayaran yung mga nang mismo from November 2019 to 2024 March. Kung ilan yung kulang mo, kailangan ba bayaran ng member? Okay. So, in that case po, that's a different story, no? Because nakita po natin na hindi naghulog si employer. Yes. So, kung hindi naghulog si employer, that's a violation against the implementing rules and regulations po natin. Mm-hmm. And with that, pwede po natin habulin si employer. Kasi
kumbaga ang nangyari diyan, meron pong ano no, failure or refusal na to pay the PhilHealth premium contributions, and that's an offense no of our employers. So we will first po, ang gagawin po natin, we have to bill the employer no, na dapat bayaran niya yung premium contribution ng kanyang respective employees, particularly doon kasi nakita may bawas at may payslip pa naman na yun po yung gagamitin natin na proof na dapat binawasan talaga ng employer. Kung hindi ginawa po yan, we have to write a demand letter until umabot ng final demand letter. Kung wala pa rin ginawa, we will be forced to file na complaint against the employer po. So kapag hindi na kasalanan ni employee yan eh. Si employer po ang mananagot po dyan. So pa kahit na wala na yung empleyado doon sa employer niya dahil tinanggal siya sa trabaho, pwede pa rin siya humingi ng tulong sa PhilHealth para bayaran yung mga buwan na hindi hinulugan ng employer niya. Yes, Doktora. Ganun po ang kailangan gawin. Please inform us kasi kailangan din po natin ng salaysay no? Mula po sa employee para po ma-initiate po natin yung action against the employer. Oo, kasi pag sa SSS, kapag ka hindi nahulugan, ang magiging epekto nun, lilit ang kanyang pensyon. Pero since kung hindi katulad sa PhilHealth naman, pag hindi nahulugan at ikaw na yung maghuhulog, iba naman sa PhilHealth eh, si PhilHealth ang magde-demand, oy, bayaran mo yung mga buwan na hindi mo nabayaran. Yun ang pagkakaiba from PhilHealth and SSS. SSS, medyo liliit ang pension mo dahil may marami kang na-miss. Dahil hindi na alam ng SSS na hindi dahil baka marami kang upset, kaya marami kang walang hulog. Pero actually, yung si employer din nagulog. So sabi ko sa kanya, huwag mo binabaliwala ang PhilHealth. Kasi sabi natin, insurance siya. Kung ikaw nagkasakit, magagamit mo yan. Pero sabi ko, magagamit mo, pero sisingili ka pa rin ng mga buwan, ng mga kulang, mga November 2019 lang naman pinag-uusapan natin, up to the present, kung ilan ang kulang mo, pabayaran mo yung kailangan talaga, habulin ang employer. Tama yun, Doc Lico. That's why sa malinaw po yan, sa ating implementing rules and regulations, nasa section 38 po yan, no? So under section 38 meron din mga failure or refusal to deduct contributions by the employer or failure or refusal to accurately and timely remit contributions. Meron na po tayong ano diyan, no? Penal provisions, and pwede sila ma-fine maabot up to 50,000 pesos, no, for every violation for affected employee. And meron din pong imprisonment na not less than 6 months but not more than 1 year po. So yan po yung pwedeng action or yung basis po ng action po ng PhilHealth against the employer na hindi po naghuhulog ng premium contributions sa kanilang mga empleyado. Sa PhilHealth po ba, meron po ba tayong apps na makita ng miyembro ang kung talaga buwan-buwan po ba hinuhulugan po siya ng kanyang employer? Kasi kinakaltasan sila. Pero paano malalaman ng employee na talagang bayad sila sa PhilHealth? Yes. Meron tayong PhilHealth member portal. Thank you also, Doc Hilda. No? Promote na natin yung PhilHealth website. It's www.philhealth.gov.ph. And meron tayong PhilHealth member portal. Unang-una, kailangan alam nyo po yung inyong PhilHealth identification number. Because yan po yung key no, para makapasok kayo sa member portal. Second, dapat meron din kayong active email. I assume na lahat naman po tayo meron tayong active email. So mag-sign in muna po kayo using that PhilHealth identification number and your active email. So let us say that you were able to sign in already. So you will log in na po using your password. There you can see the status of your membership and you can also check the status of your contribution. So yun, para at least, kaya ito ko tinatanong ko po Sir Raymond,
Dahil marami na po ang lumalapit sa akin na meron ganitong klaseng problema na kinakaltasan sila, pero hindi nahulugan. Kasi sabi ko, itong PhilHealth, iba to. Babalikan ko, talagang hahabulin po kayo ng PhilHealth kapag meron kayong buwan na hindi nabayaran. So ito dapat sa akin, dito sa programang Health and Travel as a Mission Publico, ito po ay protection ko para sa lahat ng miyembro. Para kayo po makapag-avail ng mga benepisyo. Dahil ngayon, pinapadama ng PhilHealth ang mga benepisyo kung kayo tayo ay nagkasakit. At isa pa, ang pinakamaganda, ito po ang konsulta. So dito sa konsulta, magiging kapag hindi sila member ng PhilHealth, hindi rin sila makaka-avail nitong konsulta. O dahil meron na under the universal healthcare law, pwede pa rin. Okay. Unang-una, tama yung tanong niyo, Doc Hilda, no? That dapat member ka, registered member ka ng PhilHealth bago ka maka-avail dito sa konsulta. So, PhilHealth membership mo na, susunod yung konsulta beneficiary. Yes. Bakit kailangan, ano? Of course, kailangan natin ng record para hindi mapasok sa fraudulent na cases, no? Kailangan alam natin na siya ay existing at buhay po siya, active siya. So, all sa kasama naman po yan sa objectives ng PhilHealth, no? Yung under the universal healthcare, yung population coverage, which pertains that all Filipinos shall be covered by PhilHealth. But kailangan magpa-register sila para meron silang PhilHealth identification number. Ngayon din po, yung mga dependents, kailangan i-declare ng member yung kanyang dependents because our dependents, the qualified dependents, will also be assigned with their own PhilHealth identification number. So, importante po, dapat ma-declare nila. Because using ang pinaka-importante po yung PhilHealth identification number. And with that PhilHealth identification number, pwede ka na ngayon maka-register sa ilalim ng konsulta program. Opo, kasi hinihingi po sa konsulta program yung PhilHealth identification number of the members and dependents po. Ay, kung gusto nila magpa-register o sa mga hindi pa nakapag-register, ano po ba, aside from kanilang PhilHealth ID number, as ano pa ang dadali nila doon sa consulta facility? Actually, yun ang pinaka-importante, yung PhilHealth card, kasi nandun na naka-reflect yung PhilHealth identification number. And from there, tuloy-tuloy na po yan. You will just fill out the PhilHealth consulta registration form. Then you will select your preferred consulta facility. And you submit that sa consulta facility. Or you can also submit that sa mga PhilHealth local health insurance office natin. Sa mga senior citizens naman, they can submit it sa ating Office of the Senior Citizens Affairs, sa mga LGUs. At para mabigyan na po sila ng electronic confirmation receipt, yan code yan sa sistema. Yung electronic confirmation receipt, that would be your proof that you are indeed a consulta registered beneficiary. So dadalhin nyo na po yan. And you're entitled na po sa consulta benefits po ng PhilHealth. Basta dumalaw lang po kayo sa inyong mga napiling consulta facility. By the way, dun sa electronic confirmation receipt, naka-reflect din po doon yung napiling yung consulta facility. Oo. At napaka-importante yun, Doc Hilda, kasi yung consulta program natin is not yet portable. Which means na once na pumili ka na isang consulta facility, naka-lock-in ka dyan for 1 year. Doon ka lang pwedeng maka-avail ng consulta program ng PhilHealth. Kung sakali, wala silang PhilHealth ID, pwede naman nilang dalhin ang kanilang members data record, yung papel niya doon, yung MDR copy. Yes, Doc Hilda, because naka-reflect din naman po doon sa member data record, yung PhilHealth identification number. That is the most important po, yung dapat alam nila yung PhilHealth identification number nila. Kasi we are towards naman po sa digitalization, may system tayo, ma-encode lang natin yung PIN number. Macha-check na natin ngayon yung status po of membership and contribution of that member po. Ang mga facility po ba, authorized po ba sila
na sabihin natin kung ito ang isang pasyente na gusto magpa-konsulta, ang facility po, may authority from the PhilHealth na sila ang tulungan silang mag-register sa PhilHealth na mag-apply for the ng PhilHealth ID number o MDR. Yung pwede ba ang facility, meron pa, pwede pa sila mag-apply para sa kanila? Okay. We are talking about registration, yes. Amendment ng member data record or mga as a new. updating member data. Hindi po. As a member registration, uh-huh. Hindi po no, yung mga facilities natin because they do not have that system na pwedeng mag-update, mag-amend ng member data record. They can only register them as a consulta beneficiary. No, po. Not as so kailangan pa rin nila pumunta sa LIO. Opo, yung PhilHealth yung as to PhilHealth membership, amendment of member data record, updating of member data record, sa system pa rin po ng PhilHealth yan. So kailangan pumunta sa PhilHealth Express office or sa mga PhilHealth local health insurance office. So let's say kunwari meron nakikinig at nanonood sa atin na siya ngayon dahil ngayon ay summer, mainit, masakit ang kanyang ulo. Feeling niya parang nagpapalpitate. So, pwede na siya mamili doon sa mga consulta facility na pagpakonsulta na siya doon. Yes, pwede po, no? Unang-una, secure niyo muna yung PhilHealth ID card niyo kasi kailangan yung PhilHealth identification number. Next, pwede tayong self-registration facility, Doc Hilda. Punta sila sa PhilHealth website para hindi na sila lumabas ng bahay. Tapos alam na nila yung PhilHealth identification number nila. Mag-sign in po sila doon and dapat meron silang active email. Just follow the instructions. Mm-hmm. Doon pa lang po, pwede na sila magpa-register bilang isang consulta beneficiary. Of course, ang payo ko, piliin nila yung pinakamalapit na health center o yung pinakonvenient sa kanila. Kasi, syempre, iwasan natin yung traffic, no? O yung mahabang paglalakbay bago umabot sa isang consulta facility, yung nearest po na consulta facility, yung pili nila para madaling puntahan. So talaga importante talaga itong email address. So itong email address, dapat lagi nila tatandaan, huwag sila papalit-palit ng email. Kasi dito si PhilHealth ang mag-update sa kanila, mag-inform sa kanila kung ano yung ina-applyan nila o kaya kung ano mayroong mga bago beneficyo. Mag-i-inform si PhilHealth. Yes. Tama po yan, Doc Hilda. Importante po yan. That's for the self-registration no facility. Pero meron pa rin naman tayong mga assisted registration na tutulungan sila ng ating PhilHealth Local Health Insurance Office or yung ating mga P-Cares. Yung Customer Assistance Relations Empowerment Service pwede sila tulungan or yung even our local government units. Or meron tayong bagong phone number no ng ating mga members. Okay. It's 02-8662-2588. Again, ulitin ko po. It's 02-8662-2588. Subukan pong i-share ko po. Ano? Ito po ay 02-8662-2588. Opo. It's 24. Mm-hmm. Open siya. 24/7 na po siya. No weekends, no holidays po, yung ating Corporate Action Center. At may katanungan, Sir Raymond. Meron daw siyang email address. Nalimutan daw niya kanyang password. Pwede po ba ma-retrieve ng PhilHealth? Pwede ba sila pumunta sa PhilHealth? Nasabihin, ako, sabihin, ako si Hilda, ito aking email address. Pero nalimutan ko ang password ko. Pwede po ba ninyo ako tulungan? So, ang tanong, i-qualify ko muna yan, no? Kung ano na ba siya, nakapag-sign in na ba siya sa PhilHealth member portal that time or hindi pa? Sabihin ko, nakasign in na siya, pero nalimutan na niya. Nalimutan niya. Ayun. So, meron naman doon nakalagay na forgot password. So, kailangan mabuksan niyo. Para, yun po yung password niya sa ating PhilHealth member portal. Pero iba yung password niya sa email niya. Kasi, ang gagawa niyan, yung platform na kung saan siya sumali, kung Gmail man yan. Sa email portal para makapasok siya sa PhilHealth?
Ah, kailangan, meron naman po doon. Kaya importante na dapat alam niyo po yung inyong active email. Kasi doon po natin papasok yung inyong mga password po. Oh, kasi talaga ako nga, minsan nabuguluhan ako. Minsan kailangan mo daw mag-change ng password. Yes. For how many months? Kailangan palit-palit. Minsan ako din nalilito. Ako rin, doktora. Lahat po tayo dyan. That's why sometimes we have to write it down or i-encode natin, no? Sa notes natin sa ating mga telepono para hindi natin makalimutan. Eh, kapag every time na sinasabi na kailangan mag-change password, pagka tinatype ko, bago ko i-ano, pipicturean ko muna bago ko isunod. Kasi baka malimutan ko na naman. Opo, tama yan, Doc Hilda. Ganun din po ako, sinescreenshot ko siya. Opo. Oo, sinescreenshot ko siya. So, dito sa ano, dito sa napag-usapan natin, na talagang ngayong taon na marami na naitaas na medipisyo na 30% na ito po ay madadama ng mga miyembro natin kung sila ay nakasakit. Pero ang pinakamainam, kung meron pa kayong mild na nararamdaman, huwag po ninyong binabaliwala. Ang una, dapat po magpa-accredit na po kayo, magpa-register na po kayo sa mga pinakamalapit na consulta facility para po magpa-check up po kayo. Kasi kung kayo magpapakonsulta, wala po kayong babayaran doon sa doktor. Di ba ba, Sir Raymond? Yes, yes. Tama po yan. So, bilisan rin natin, ano? Yung konsulta po, ito po yung primary care services na binibigay po. Mm-hmm. Opo. And unang-una, of course, ito yung medical consultations because gusto natin feel healthy not only before the sick but also for the healthy. Kahit healthy po kayo, magpa-check up po kayo, lalo na yung mga, kasi may iba dyan, mga asymptomatic talaga eh. Pero dun lang nalalaman, no? Through the health screening and assessment and consultation, tapos lab test, nakikita, oops, mataas na pala ang sugar, oops, mataas pala ang trigly, or mataas ang uric or cholesterol. Saka lang po natin nakikita. Yan po, pwede po niyong makuha sa mga sa consulta program po ng PhilHealth. At kasama rin po ang gamot dito. We have 21 medicines na kasama dito. Tulad ng anti-diabetes, no? Tulad ng sikat na sikat na metformin, anti-hypertension, anti-asthma. So, gusto natin kasi laging malusog, no? Yung ating mga members. So, balit, Doc Hilda, halimbawa na na-hospitalize sila, ibang beneficyo na naman yan. Diyan po pumapasok si all case rates or si type Z benefits. And yung consulta program, this is an additional benefit. Wala pong increase ng premium contribution. Hindi po kami naniningil. Dagdag beneficyo po ito sa ating mga members. And gusto natin laging ang healthy, hindi na kung kailan lang malala o malubha yung sakit or hindi matiis yung sakit, saka lang po pumupunta ng doktor. Ito kahit wala pa kayong sakit, dapat magpa-konsulta na kayo sa PhilHealth consulta program. And tandaan natin na kanina napag-usapan natin yung breast cancer. It was also announced by our President and CEO, si Mr. Emmanuel Ledesma Jr., that mammogram and ultrasound later on will be incorporated sa consulta program as siguro probably June or July of this year. So, isipin niyo, no, pwede kayong magpa-mammogram or ultrasound sa ating mga consulta facilities para po masigurado natin na walang makitang bukol or ma-check natin yung ating mga kidney through the ultrasound. So, napakaganda talaga na itong consulta program po para mabantayan po yung kalusugan ng ating mga members and dependents. So, big sasabihin, itong mammogram, ultrasound, ito ay separate na pwedeng ma-avail dito sa other dito sa consulta package? Yes, Doc Hilda. Opo. I-incorporate na po yan. Madadagdagan po yung ating laboratory test kasi sa ngayon 13. So it was pledged by our board to our president that mammogram and ultrasound will be added as benefits po sa consulta program. Tandaan natin, Doc Hilda, this is just a start, no? Nasa baby steps pa lang tayo sa primary care services.
gusto ng universal healthcare, comprehensive po yung ating healthcare services sa mga consulta facility. Later on, kasama na rin po siya yung dental care. Later on, magpapa-accredit na rin yung consulta facility natin as a mental healthcare facility rin. And iba rin yung benepisyo natin sa mental health package. Maabot up to 9,000 per year para sa mental health package. So we are trying to empower po yung ating mga primary care services, yung ating mga consulta facility. Because gusto natin na yung ating consulta facility will be the first line of defense when it comes to healthcare. And gusto rin po natin that the consulta facility will navigate po no, yung healthcare system ng ating bansa. Kasi syempre, kung nakita naman sa konsulta na hindi na kaya gamutin dun sa konsulta facility, i-refer siya ngayon sa mga specialty hospitals or dun sa mga level 2 or level 3 hospitals po. So, Sir Raymond, ano ang pwede mo i-advise sa mga miyembro na una-una, huwag silang magsa-self-medication. Pangalawa, huwag nilang iisipin, ay, pag wala akong pang bayad sa doktor. So, nandito ng konsulta at meron kayong nararamdaman, pumunta na po kayo, magpa-accredit muna pa, mag-register muna kayo, and then, si PhilHealth na ang bahala na sa inyo. Na, kasi, early detection, mas madali kayong gumaling. Huwag niyo hintay na maging grabe na mas, una-una, mas malaking gastos, mas malaking hiwa, mas mahirapan pa kayo. That's tama po yan, Doc Hilda, no? And yung universal healthcare po, gusto kasi ni universal healthcare, no? Yung healthcare services natin, mag-uumpisa sa promotive, preventive, curative, rehabilitative, and palliative. Lahat po yan gusto natin i-cover. At ngayon nga po, inuumpisa na natin sa PhilHealth, nadyan na actually si promotive and preventive, no? Yung curative, nadyan din yan. Iba-iba ho yung beneficyo niyan. Ang pakiusap lang po natin sa ating mga kababayan na sanang kung mga nakarinig nito na nandito na po yung consulta program, no? Primary care services. So gusto natin magpa-register sila bilang isang consulta beneficiary. At ngayon, maobliga talaga kayo na i-update yung inyong membership data record sa PhilHealth kasi kailangan i-declare nyo yung mga legal dependents ninyo para magkaroon din sila ng identification number at para makapag-register din sila sa consulta program po ng PhilHealth. At napakaganda nun, Doc Hilda, na lagi tayong malusog. Kasi kung malusog po tayo, magiging malusog din po yung ating ekonomiya, yung ating komunidad, ng ating bansa. Tandaan natin, Doc Hilda, nung pandemic, that's a lesson for all of us. Nag-uumpisa pala talaga lahat sa kalusugan. Na-lockdown tayo dahil sa kalusugan, dahil nandiyan nga yung virus. Yung na-lockdown tayo, na-restrict yung ating physical movement. So yung na-restrict yung ating physical movement, nawala yung economic freedom natin. Yung nawala yung economic freedom, marami talagang hindi kumita at marami din na gutom. Humingi na tayo ng ayuda sa gobyerno. Iwasan na natin na mangyari uli yun. Dapat sa umpisa pa lang, alagaan natin yung ating kalusugan po. Yes po, tama po yun. Kasi kahapon, meron isang, meron ako sinamahan sa Chuchi. Uh-huh. Kasi sabi niya, doktora, bakit yung mata ko para meron akong nakikita mga, may mga buhangin. Sabi ko, baka meron kang katarata. Sabi ko, magpatingin ka, magpakonsulta ka. So, nung sinamahan ko siya, di na-check nga na doon sa kanyang, sa kanyang mata, almost 3/4 na cover na. So, 1/4 na lang ang malinaw. So, sabi niya sa akin, sabi niya doon sa doktor, sabi niya, bakit ganun? Kumbaga, hindi niya matanggap doon sa age niya na may katarata na siya. Tapos, ako pag tinuro niya, bakit siya? Bakit wala siyang katarata? Bakit ako ang meron? Sabi ko, depende sa lifestyle. Kasi una-una, mahilig ka sa soft drinks. Mahilig ka sa chocolate, mahilig ka sa matatamis.
Ayun, pagkabalay mo, pero kaya diabetes, tumama sa mata mo. Yun ang ano, kaya siya tumahimik. Nasa lahi rin siguro, doktora. Kaya ganun po. Kaya yun din ang inaalam natin sa konsulta, yung health profiling. Yes. History, medical history. Para po ma-assess natin ano kung ano kaya ang pwedeng masakit na pwedeng mapunta sa iyo through the family or medical history po. Kaya po ang kagandahan dito sa Fairhealth Consulta. Pero ka lang, katulad nung naikwento lang niya sa akin, bakit meron mga parang may babuhangin ng tingin niya, sabi ko magpakonsulta ka. So yun po, nung nagpakonsulta, hindi niya kalain na hindi lang yung dalawang mata pala niya, may diferensya na. So, at least ngayon, nung nalaman niya, sabi ko, wala kang problemahin. Kasi una-una, senior ka na. Pangalawa, meron katarak dito, package na magagamit mo ang PhilHealth mo. So, sabi ko, kailangan agapan. Kaya nga, diba, kaya nga bakit naglabas ang PhilHealth nitong konsulta para kapag meron yung nararamdaman, pa-check up na kayo. At huwag ninyo problemahin ng yung doctor's fee. Yung ano, kasi sagot na ng PhilHealth yan. Kaya yan po. Kaya ito ang maganda po topic natin today sa Raymond kasi dagdag kaalaman sa ating mga miyembro, sa mga na nakikinig at sa mga nanonood na kung hindi pa po kayo nakapag-register po sa facility na merong konsulta, magpa-register na po kayo. Unahin po ninyo yung sarili po ninyo. Lalo na ngayon, panahon na tag-init, di natin masabi na maraming nahihilo, masakit ang ulo. Huwag niyo binabaliwala yan. Yes. And Doc Hilda, gusto ko rin pong paalam that last Monday, kasama po ang PhilHealth sa MMDA, no? During the flag ceremony with Attorney Don Artes, the chairman of MMDA. Nagkaroon po tayo ng memorandum of agreement. Opo, na tutulungan po tayo when it comes to information dissemination para ipaalam po sa mga taga NCR ang konsulta program. Gayon din po, yung MMDA po, yung kanilang office clinic ay isang accredited na konsulta facility para po maalagaan naman nila yung mga personnel ng MMDA. So pwede na sila magpa-check up doon sa kanilang accredited konsulta facility po. Oo, eto pag nagpa-accredit ko kayo, hindi lang ikaw lang, pati yung asawa mo, pati yung mga anak mo na below 21 years old. Opo, yung dependents po nila pwede rin makinabang sa consulta facility. Ayan. Maraming po, Sir Raymond, sa oras na binigay mo sa programang Health and Travel at Servisyo Publiko, nakain ko na yung oras mo. Baka marami na naghihintay sa'yo. No problem, Doc Hilda. Gusto ko lang batiin po yung mga nanonood, nagpapabate. Sila Raymar Alvarez po mula po sa PhilHealth NCR. From NCR North, si Girly Agas. And of course, Doc Hilda, yung aming Vice President na napakasipag, si Dr. Badet Lico. Lico. Magandang umaga. Opo. And of course, kaibigan natin, si RVP Delio Aceron po mula po sa Region 10 PhilHealth. Yes, napakasipag po yun, yun ang ating action man yan. Magandang baga po sa NCR, sa PhilHealth NCR. Hope to see you soon pag ako'y dumalaw muli po dyan sa inyo. No problem, Dr. Hilda. Maraming salamat po at magandang umaga at lagi po tayo mo inyo. Maraming salamat po. Muli po ang nakasama po natin ay si Mr. Raymond Acoba, Head of Public Affairs Unit of PhilHealth NCR. Siya po ang spokesperson for NCR. Kaya kung meron po kayong mga katanungan o gustong linawin ng mga bagay-bagay, huwag po kayong makatubili magpadala ng mensahe sa ating mga social media account at asahan po na ipaparating natin ito sa PhilHealth. Ito ay bahagi ng ating pagbibigay ng servisyo publiko at hangarin ng PhilHealth na kayo ay mapaglikuran dahil mas pinalawat at mga bagong beneficyo para sa mamamayang Pilipino. Kaya talaga magaganda po ang mga benepisyo na binibigay po ng PhilHealth sa mga miyembro. Kaya nga, alagaan po ninyo sa iyong sarili, bigyan po ninyo ng oras yung sarili na magpa-check up po kayo, magpa-consulta po kayo para malaman po ninyo na kung kasi minsan
ang pakiramdam mo, ay, wala naman ako, okay naman ako. Pero once na kayo po ay nakakonsulta, tapos sabi ng doktor, kasi kasama yan, may mga blood chemistry test yan. Yung may laboratory test, meron mga chest x-ray, kasama po yan, na hindi ninyo magkailangan na maglabas ng pera. So doon pa lang, pag nakita doon sa blood test niyo sa CBC, o nakita doon sa blood chem nyo, tumaas ang triglyceride nyo, o cholesterol po ninyo, may kasama din pong gamot na ibibigay ng doktor. Ito po, wala po kayong babayaran. Kaya lang agapan. Kung sakali naman may nakita talaga yung doktor doon sa consulta facility, ngayon po, pupunta na po kayo sa ospital. Kung sa ospital naman, meron naman po mga beneficyo, mga all case rate na nabanggit po ni Sir Raymond, na pwede pa rin po kayo makapag-avail sa PhilHealth. Magagamit po pa rin ninyo. Hindi lang po ikaw at bilang miyembro, pati na rin po ang iyong asawa at iyong mga dependent. Ganun po, ganun kaganda ang mga benepisyo na binibigay po ng PhilHealth na sana wag po ninyo binabaliwala. Kasi yan po ang mga benepisyo na gusto ng PhilHealth na madama po ninyo. Na kung kayo may masama pakiramdam, magpagamot na po kayo para para gumaling na po kayo kaagad. Kaya nais ko pong magpasalamat po sa inyo, sa mga naka-tune in po, sa mga nakikinig po sa DWBL 1242 AM band, and then sa mga social media page ko po, sa FB page, sa DWBL page, sa YouTube channel ko po. Maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa pang-Webes na edisyon ng programa na nag-atip ng tamang impormasyon, tamang servisyo at inspirasyon. Ito ang Health and Travel at Servisyo Publiko. Magkita-kita muli po tayo next Tuesday sa April 23 dahil makakasama natin muli ang SSS at ang pag-usapan natin next week ay tungkol po dito sa ACOC, Annual Compensation on Pensioner, dahil nag-start na po itong month of March. So kaya kung hindi po kayo nagpa-akop, ito po, baka kayo po ay mapuputulan. And then sa next Wednesday naman po, meron po tayo tatlo next week, Tuesday, Wednesday, Thursday. Kaya lagi po ninyo tutukan ang Health and Travel at Servisyo Publiko tuwing 8:30 hanggang 9:30 po ng umaga. Sa ngalan ng aking mga writer-researcher, sa aking writer na si William Maglente, ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ngayong agarang servisyo lady na naghahangad ng isang magandang at makabulang araw. Ciao, sanghao, ho chaki, bye! Travel at Servisyo Publiko. Servisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na servisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Servisyo Publiko. Ang programang tunay na servisyo publiko na Health and Travel at Servisyo Publiko. Servisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na servisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Servisyo Publiko. Ang programang tunay na servisyo publiko na nakaka-touch ng puso.